2017 na guitarist ng Navotas sa set ng pelikula ni ng Masinera na si Direk Toto Natividad. Ayun, unang muna direct ang Father's Day. Father's Day! Ayun, so, unang muna direct. Marami na po yung mga sa bayan na dumaan na ang maraming tikat. Ano pong sikreto ng isang sa continuous na pag-aaral, load to load, lagi mo gutom sa kaalaman, yung dapat ang ano, character na yun, dapat suwag. Dapat lagi nakasarili mo. Araw-araw, matuto ka ng mga bagong teknolohiya kasi mabilis ang palit ng teknolohiya. Kailangan na araw-araw mag-aaral. Kilala po kayo bilang nasa director ng action video. Saan ko naman gusto yun? Bata pa ako, namuluto ko ng mga action films. Tanda ko, naglalakad pa ako kung nasunod lang namin. Ito, mga isang oras ako naglalakad para mga mag-action film. Hindi ba naman ang pagbuto, Radios Casplata, Just Love and Senior, sila Dolores Cuenas. Hanggang sa ngayon, yung mga sarap na bata ka na lang, kapalit ka, mag-imagine ka. Natatanda ko nga, sasabihin ko sa nanay ko, ha, ako si FPJ. Ay, hindi na ako si FPJ. Ako pa na si Joseph Estrada. So, yun yung natatanda ko kung paano ako nag-upisa mo. Wala din ang pili ko ng pili ko sa ako. So, marami-marami na po kayo nagawa ng action. Ano po bago ngayon dito sa Double Barrel? Sa Double Barrel, tinatalakay dito yung ngayon, problema ngayon. Gero sa droga, exhibition sa feeling, palipulo, labanan ng mga magkakaribal na mga nervous. So, napakatayo din yung ngayon pa naman. At siyempre, marami tayong bagong technology yung ginamit para maging model yung ating pagawa. Ito po ay base sa mga tunay na pagawa. Eksakto nga ito eh. Eksakto. Ito yung ginagawa kong Double Barrel ay story na mag-asawa ko. Totoo ito. Kung saan sila pumamatay, kung sino ang hunter nila, kung saan nililibing yung mga tinatapan yung mga nasasabi. Doon ko siya nyuting yung mga eksena. Kaya ito ay, hindi naman ito yung exacto yung story. Ito ay base sa mga tunay na pangyayari. Gusto ko pong malaman doon po, wala ko ba may naramdaman sa tao? Hindi ko naman siniwala ito eh. Kasi nagpelikula ko lang. Ah, naisiwala ko. Na isa naman. Alam mo lang lahat ito eh. Napasa na ito, napanood na ito. Binigyan ko lang ng buhay sa pelikula. Meron po kayo ba itong halong pagkakasyon o buong-buong tunay na pangyayari? Siyempre, pinalabas po sa sine. Meron ang cinematic crisis na ginawa. Para kung ba, kurikula naman. Pero lahat ng ito ay base sa pangyayari. At isa po sa mga bida niyo, isa sa mga Filipino action stars si Jeric na ba, nakapapawa siya way back 90s. Ganun pa rin siya kasimula. Ganun pa rin siya matigas. Mabilis pa rin siya. Tapos nilunch namin dito si AJ Muhlach, brother ni Aga Muhlach. So, binigyan siya sa pagkakataon na mag-lead dito ng Viva. Kasama si Phoebe. So, nilunch kami ng dalawang babae, dalawang artista, isang lalaki sa babae. Para mabuo namin yung tandem ng pag-asawang Hardy at saka si Jeric. So, magandang kombinasyon siya. Plus, siyempre, yung base of the marami pa po ako gusto yung tanong, pero sa susunod. Hindi, tanong mo na ngayon. Huli yung tanong sa po, Jeric. Bakit dapat panoorin ng mga Pilipino ang Double Barrel? Siyempre, mali natin yung ate. Huwag natin halipos na yan ang sarili natin. Ito ay kumpura natin. Ito ay karamasan natin. Ito ay
Matutulong tayo, matutulong tayo. Pero siyempre, mas mali pa rin natin ng pelikula ng video. Nakakalungkot niya dati, gumagawa ng 365 films a year. Ang movie industry ngayon, 50, 60 something maayon. So, ang laki ng pagkakaya. Ang laki ng nabata. So, inumbay tayo ng teknolohiya ng bumas. Maiwan tayo. Pero sana, sa karaka ng pinatanggap ng mga independent filmmakers at ang bagong director. Sana magbuhay ulit yung interest ng mga manood na panoorin ang ulit ang Filipino. At isa po dyan ha? Uy, ito mo ba rin? Ito mo rin. Salamat, pati. Thank you. Yay! Cut!